So yan, magandang araw uli mga boss. Magbabalik uli ang iyong lingkod, Yingka Likod TV. So ngayon ay naabot na natin ang ating 1K subscriber. So nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa akin, sa aking YouTube channel. Sana ay patuloy nyo pa rin akong suportahan mga boss. Kaya ngayon magbibigay na naman tayo ng konting kaalaman sa ating mga taga-subaybay. So ito mga boss no, meron na naman tayong kakalikutin dito na so try muna natin yan, naka-plug na yung ating unit or nakasaksak na siya. So ayan, i-on natin or titesting natin siya kung gumagana. So ayan mga boss no, wala siyang power or wala kahit ugong man lang. So ito ang kakalikutin natin ngayon mga boss. So stay tuned lang kayo mga boss no. Tuturo ko sa inyo kung paano natin to ayusin. Tuturo ko sa inyo step by step para maintindihan nyo. So ang una natin gagawin dito mga boss ay yan, kumuha tayo ng tester. Isit lang natin siya sa ohms. Tapos ilagay natin yung kabilang test probe natin diyan sa ating diyan sa plug ng ating ng unit. So yan, sabay natin siya i-on sa kanyang selector switch or dun sa kanyang pihitan. Number 1, number 2, number 3. Pag i-on natin yan mga boss no, dapat meron tayong mapukuhang reading sa ating multi-tester. So sa pagkakataong ito no, kakikita nyo, so wala tayong nakukuhang reading. So ibig sabihin, walang pumapasok na kuryente sa kanyang motor or sa motor ng ating electric fan. Kung may reading kasi yan, ibig sabihin nakakarating yung ating kuryente sa motor mismo ng electric fan. So yan, makikita nyo wala talaga siyang reading. Dapat makakuha tayo ng reading dyan kahit man lang 8 ohms, mga ganon, 9 ohms. So ito ang first tip natin mga boss no. So yan ang pag-test natin. So ito, babaklasin ko lang ito mga boss. So fast forward na lang natin para di tayo masyadong magtagal. So maraming salamat sa inyo mga boss no, dahil nakaabot na tayo ng ating 1K subscriber. Maraming salamat sa inyong suporta. So sa mga hindi pa nga pala nakapag-subscribe dyan mga boss no sa aking YouTube channel, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pahit nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga upload ko pang mga video. So ang next tip natin mga boss no, ayan, so nakikita nyo tinest natin ang continuity. So okay naman yung kanyang connection ng kanyang plug magkabila ang dulo. Kaya ang gagawin natin dito mga boss ay babaklasin natin ito or titingnan natin yung kanyang motor kasi may suspect na rin ako dito na yung kanyang problema ay yung kanyang thermal fuse. Dahil okay naman yung reading ng ating plug, meron naman siyang continuity, so ibig sabihin buo pa yung kanyang wire. So ito na mga boss no, natanggalan natin yung kanyang motor. So babaklasin pa rin natin to. So ang suspect ko dito mga boss ay yung kanyang thermal fuse. So yun ang chicheck natin dahil may posibilidad na ito ay ano na, putol na or pumutok na. So yan, tatanggalin ko lang muna mga boss no. So once again ulit mga boss, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel or napadaan kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at pahit nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga ilalabas ko pang mga video. So sa ngayon ay nakaabot na tayo ng ating 1K subscriber. So maraming salamat sa inyo mga boss. Sana magtuloy-tuloy tayo sa ating pag
bigay ng kahit mga kaunting kaalaman about sa ating mga appliances sa bahay. So ito may ibabahagi ko sa inyo kahit papano. Basta panoorin nyo lang yung ating mga video. Or kung mayroon kayong mga katanungan, ay pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section sa baba para masagot natin. Kung mayroon man kayong mga gustong malaman, i-comment nyo lang sa baba, mga boss. So yan, kaya yung ginawa ko, no, bago natin tanggalin ay lagyan natin siya ng palatandaan para pag ibinalik natin ay ayun pa rin ang na pumapasok sa ating unit or sa ating electric fan. Kasi kung may power yan, naugong lang siya, so ibig sabihin pumapasok yung kuryente sa motor ng ating electric fan. So sa pagkakataong ito ay wala talaga tayong nakuhang reading, kaya wala talaga siya totaling kuryente. So ito, nakita na natin yung ating thermal fuse, no? So yan ang kanyang itsura. Puti siya, kulay puti. Merong iba dyan, kulay itim or yung pahaba na bilog. So depende, mga boss, no, may kanya-kanyang hugis ang ano, naka-install na thermal fuse dyan sa ating mga electric fan. So makikita nyo yan kapag binuksan nyo yung kagayang ginawa natin. So yan, tatanggalin ko lang dahan-dahan. May nakadikit sa kanyang katawan na hibla, gahibla lang yan. So dandan lang natin. So ito na yung kanyang ating, ito yung kanyang thermal fuse, mga boss, no. So makikita nyo yung itsura. Hindi ko lang mapakita yung number, may number yan siya dahil medyo malabo ang ating camera. So ito ang tatanggalin natin, mga boss, no, dahil sa akin suspect ko na talaga siya na sira. Tatanggalin ko na kagad siya. Yan, puputulin lang natin. At yung ipapalit natin dyan, mga boss, no, ay dyan din natin ihinang sa pinagtanggalan natin. So dalawang linya lang naman yan. So ang pag-test naman dito natin, mga boss, no, ay set lang natin ang ating tester sa continuity or sa buzzer. Magbabuzzer, magbabuzzer naman to kapag buo pa. Pero kapag wala na or putol na siya sa loob or putok na siya, so wala tayong maririnig na buzzer sa ating multi-tester. So ayan, chichik lang natin yung kanyang thermal fuse. So ayan, wala namang polarity ito, mga boss, no, kahit saan nyo yan ilagay yung ating dalawang test probe ng ating tester. So ayan, nakikita nyo wala talaga tayong narinig na buzzer or wala tayong napang reading. So ito, di lang natin makita, mga boss, no, dahil medyo malabo talaga yung aking camera. So tama nga ang duda ko, mga boss, or ang suspect ko. So yun talaga ang, so ito talaga ang problema. Kaya walang power na pumasok sa kanyang motor. So ito, meron tayong bago dito. So yan, meron ako mga stock dito sa bahay. So yan, ito check natin. So naka buzzer check pa rin tayo or sa ating continuity. So yan, yan, maririnig nyo, tumutunog ang ating multi-tester or nagbabuzzer siya. So unlike nung kanina sa ating tinanggal na kulay puti, ay wala talaga tayong naririnig na buzzer or wala tayong naririnig.
So ito ipapalit natin mga boss, no. So kung saan natin siya tinanggal kanina, ihinang lang din natin siya ron. Tapos babalutan na lang natin. So yan, hihinangin ko lang mga boss, no. So yan, fast forward na lang natin. So yan, nahinang ko na siya. Binalutan ko siya ng wire din para dun sa kanyang ano, sa kanyang paa, para hindi siya magdikit dun sa mga wiring ng ating motor. Pagkatapos natin ito ma-install, no, yan, lagyan natin siya ng cable tie. So makikita nyo naman yan dyan, para naman yan sa ating suporta ng ating mga wirings dyan. So dahil pinutol natin yung kanyang sinulid niyan kanina, so lagyan lang uli natin siya ng cable tie, no, para suporta. At pagkatapos nito mga boss, no, ay ititest na natin kagaya ng ating unang ginawa kanina, na ilagay natin yung ating dalawang test probe sa magkabilang dulo ng plug ng ating electric fan, or yung mismo yung sinasaksak natin sa kuryente. Ilagay natin yung dalawang test probe natin doon, tapos naka-on na yung ating electric fan, or naka number 3 na, number 2 or number 1. So yan, kung makikita nyo, ulitin ko yung ginawa kong unang-unang ginawa ko kanina na chinik ko. Ilagay natin yung ating dalawang test probe dyan sa magkabilang dulo. Dapat makakuha na tayo dito ng reading, di kagaya kanina na wala tayong nakuha ang reading. So dahil yon sa putol or putok na yung kanyang thermal fuse. So yan, nakikita nyo, ayan, nakakuha na tayo ng reading. Ayan, nakalagay, naka number 3 yung electric fan natin, or naka select siya sa number 3. Nakakuha na tayo ng reading. So buo na siya mga boss, no. May papasok na ng kuryente dyan sa ating motor. So ito yung kanyang problema, itong kulay puti. Yung pinalit natin ay kulay itim, so pareho lang naman sila, magkaiba lang ang kulay. So yun ang, yan ang itsura ng ating mga thermal fuse, or mayroon siyang parang pahaba lang na bilog, or parang resistor. Kung mapapansin nyo yung resistor na 1 watt or 1/4 watt, yan, mga ganun, mayroon din ganun itsura ng, yung itsura ng ating mga thermal fuse. So ito mga boss, no, i-assemble na natin para matesting natin kung okay na ba yung kanyang motor. So may nakuha na tayong reading. So ibig sabihin, may papasok ng kuryente dito. So yan, assemble ko lang mga boss. So mga boss, no, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, o napadaan ka sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pahit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga ilalabas kong video. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, paki-like na lang din mga boss. So maraming maraming salamat sa inyo. Sana ay patuloy nyo pa rin akong susuportahan. So patuloy pa rin tayong magbabahagi ng ating, magbahagi tayo ng ating kaalaman, o kahit konting kaalaman lang mga boss, no, magkaroon lang kayo ng idea. So kung mayroon din kayong katanungan, pwede nyo i-comment sa ating comment section dyan sa baba ng ating video. May comment section dyan, pwede nyo comment kung mayroon kayong mga katanungan. So yan, so madali lang natin siya na ibalik mga boss, no, dahil meron siyang, nilagyan natin siya kanina ng tanda. So yan, pagkabalik natin yan ay medyo masikip yung ating shafting, mayroon kanyang ihi. So ganito lang ang gawin natin mga boss.
ng nakakarating na kuryente kanyang motor. So ito mga boss, sasimbol na natin. Simbol muna natin to mga boss, no? So ayan, testing na natin yun. Okay na yung kanyang motor, nandar na, may nagsiswing na rin siya. So ayan mga boss, no? Kung di nyo rin alam, meron din tayong Facebook page. So ayan, Yinka Official Vlog. Pwede nyo rin akong i-follow sa aking Facebook page. Okay, like na lang din. So meron din tayong mga video doon mga boss na pwede nyong panoorin. So yun lang. So ito, symbol na natin siya. Bubuuhin na natin uli siya mga boss. So fast forward na lang uli natin. Nabubulol na ako. Ayan, fast forward natin mga boss, no? Para mabilis tayo matapos. So siguro naman ay kabisado nyo lang i-assemble kapag siguro ay pag nabaklas nyo, tandaan nyo lang kung paano nyo binaklas, dahil ganun din ang inyong pagkakabit para di kayo malito, no? Tandaan nyo lang or picturean nyo muna bago nyo tanggalin, para pag binalik nyo ay may guide kayo. So nalito kayo, titingnan nyo lang sa inyong picture kung paano ang kanyang forma or saan nakalagay yung kanyang mga ibang parts. So madali nyong makita kapag napicturean nyo muna bago nyo siya baklasin isa-isa. Yan, asimbol lang natin mga boss, no? So yan, gamitin lang natin ng lunglos dahil wala tayong yabi para dyan. Di pa tayo nakakabili. So mga boss, no? Kung gusto nyo panoorin ang aking mga ibang video na hindi nyo pa napanood, ay punta lang kayo sa aking profile dyan sa YouTube at tingnan nyo yung videos. So nandun lahat ang mga in-upload kong video about sa ating mga tutorial, sa ating mga ginagawa. So para mapanood nyo rin. So ito, na-pass forward na natin, symbol na natin ang ating unit. Pass forward lang natin para din na tayo magtagal mga boss, no? So ang problema natin kanina nito, no, kahit ugong ay wala man lang siya nung sinaksak natin. So kaya yun ang naging solusyon natin, no? So yan, titesting na natin mga boss. Asimbol na natin siya. Una natin ang ating unit. So yun, okay na siya mga boss. So gumagana na siya. So malakas yung hangin nito dahil yung kanyang blade ay stainless, no? So yun, gumagana na ang ating unit. So yun lang mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay patuloy nyo pa rin akong susuportahan sa aking mga ginagawa. So yun lang mga boss. So yan, okay na yung ating unit. So maraming salamat. Hanggang sa susunod ulit nating video. So thank you very much.